And above all things, a fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitudes of sin. Okay na po yan. Masahin ko lang dito kanina, for the time past of our life, may suffice us to have wrought the will of the Gentiles. Let's pray, Panginoon. Maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Again, sa nakarang taon, Panginoon, na kayo may mabuti sa amin. Pinagpala niyo kami, Lord. Dinustay niyo kami, Lord, sa mga bagyo, Panginoon. Sa mga bagay rin po, Lord, ng mga problema. Mga sa school, pag-aaral, trabaho, Panginoon. Sa pagpalaki ng bata. Mga bagay, Lord, sa all-winning namin, Panginoon. Sinustay niyo kami, Panginoon. Ang entusiasa, Panginoon. We pray na this year, Lord, ay pulutan namin aral, pagpasalamat namin sa inyo, but especially as we topic today, Panginoon, mga dapat na iwanan, Lord, ay iwanan na. So we pray na kami po ay pagpalain sa inyong salita. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makapuna po. Yan na. Okay, the past, the time past of our life, title po nito is The Time Past of our life. Yung binasa natin kanina, for the time past of our life may suffice. Okay, suffice yan. Di ba yung familiar dyan? Parang sufficient, di ba? Verb, suffice. Ano yung suffice? Pag sufficient, adjective, sapat, di ba? Ano yung suffice? Pinaging sapat. Yan. So okay na yun, parang ganun. Kung may kasalanan kayo dati, huwag na kayong magdagdag, mga bata. Pero okay na yun. Kasi sabi yun, sapat na yun. Hindi ibig sabihin tama yun, pero isang isip kasi natin, bira, ano pa, dadagdag ka pa, okay na yun. Hindi nga okay eh. Diba? Hindi pwede si Ashley dyan sa mga ladies. Dito? Pwede pa dito? Eh dyan, ha? Dito na lang, dito na lang. Dyan na. Okay lang, Ashley. Para ma-feel mo itong mga ladies. Para feel mong ano ka na, dalagang-dalaga ka na. Yan. Tara, tara. Okay. Thank you, thank you. Okay, dyan ka na lang. Yan, Celine, Ate Pia, ha? Yan. So ngayon, ngayon tayong apat na points. The preparation, of course, to identify certain sins and way of life na kailangan nating iwanan. The plan is, kung sakaling may failure tayo, hindi naman tayo patay agad. Okay, tiwalag agad. Hindi naman yun eh. Ang sabi dito, in times of discouragement, look unto Jesus, number two. Number three, God's will as the substitute or alternative. Kung aalisin natin yung kasalanan, aalisin natin yung party-party, ano papalit natin doon? So, sabi dito, God's will ang palit mo. Medyo malawak, pero mamaya. Takil natin. Then, make the change permanent. Nagbago ka na, gawin mo ng permanente. Okay, so number one, the preparation. So, again, lahat ng gagawin natin, may preparation. Depende kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo. Nari, medyo matindi yan. Nari, mag-aanak ka, hanggang pamilya ka. Maraming preparation. To the point nga na minsan, ang hirap identify kasi napakarami. Diba? Sinasabi lang ni Pastor, lima ba yun ay? Dapat spiritually, financially, emotionally, physically, mentally, lima nga. Ama, diba? Paghandaan mo yun. Natandaan nyo ba, mga bata? Stephen, natandaan mo? Nag-asawa ka ba? Binataan natin. Tignan mo na, pag tingnan ko ito, parang laki na. Ano? O, sino nakatanda? Si Pia. Ano yung lima? Napaghahandaan ng mag-aasawa. Physically, emotionally, mentally, spiritually. Yun. Pwede na, de. Pwede na ano, at least yan. Ulit-ulitin nyo lang yan. Checklist nyo yan. Handa na ba akong mag-asawa? May sakit. Pwede may sakit ako. Hanggat maaari, di ba? Kung siyempre, mag-aanak kayo. Financially. Di naman sa financial, di naman kailangan mayaman. May bahay, mabira. Di na kami nakapag-asawa kung ganun. Kailangan mga ordinaryong tao, di ba?
At least trabaho na maayos. Kaya nga kayo mga bata, bata pa kayo, gano'n kayo, mag-aral, maayos. Hindi yung pwede magtrabaho lang. Hindi demand ka ng malaking sweldo, hindi ka mag-aral. Then, sige, sulat mo na. Financially. Physically. Natanda mo na lang, yun naman ang ano ng buhay kahit yung naisulat eh. Financial, physical, emotional, okay, spiritual, tsaka mental. Yung medyo mental tsaka yung pag galing ka sa mental, di ka pwede, huwag ka nang mag-asawa. Dadalhin mo pa, by the way, grounds for annulment yan. Okay? Nasaan ba tayo? So, kailangan mo i-prepare. So, pag mag papastor ka, dami preparation. Pag mag-aanak ka, mag-asawa na kayo. So, di ba, nakapag-prepare na kayo, eh, magbabagong anak ngayon. Gusto natin, anak, kulang yung ano, apat, ang pa, yung konti. Gusto ko, nagkakagulo, magano. Gusto ko, basketball team eh. So, naghihanda ka na naman. Pera. Meron ba tayo physical? Si Mrs. 13 na ba? 11 pa lang ngayon. Gusto pa nila. Okay. So, sila ano ba nila? Ilan? Sina Kuya Rume? 11 din, no? Si yan. So, yan. So, lahat tayo may preparation. Ngayon, kung ang gagawin natin ay next year, New Year's resolution. Okay? At lagi naman actually dapat tayo na may gagawin tayong maganda. Okay? Sa topic natin ngayon, iwanan natin yung past. May pangit tayong iiwanan. Yun lang muna. Kung sa attendance, syempre, lagi akong atin. Maaga. Okay? Ano pa? Kung ako ay mag-aaral, magbabasa, syempre, iwanan ko na yung, kakaroon kami ng conflict dito, bakit di ako makabasa? Kasi may ibang ginagawa. Mamaya, punta tayo dyan. So, ano yung mga ihanda ko? So, number one, ano yung dapat natin ihanda? Simple lang po ito eh. Kung meron ka mga bagay na iiwanan in the past na hindi maganda, particularly, ang sabi natin dito is kasalanan at mga way of life na parang hindi kasalanan. Ibig sabihin, nakagawian mo na. Eh, ganito na yung gawain ko eh. Pag Linggo, ganito. Pag tinamad ako, ganito. Pag Sabado, ito talaga yung gagawin ko. Eh, na-identify mo, nagmamatured ka kasi. Okay, nilagay ko dito sa objective natin, Christians come in maturity should live their past sins and way of life. Again, nilalagay ko sa YouTube. Yung kailangan magsulat. Okay? So, may babaguhin ka. Siyempre, kasalanan, kailangan mo iwan. Again, di natin iniisa-isa tayo dito. May kasalanan ka, bawal ka dito. Di naman ganun eh. So, pero ikaw na mismo, habang nagmamatured ka, alam mo, ito yung dapat kong iwanan. Ito yung dapat kong way of life. Party-party. Ayan, nandiyan yung party-party ha. Makita nyo yan. Banquetings. So, sabi nga sa inyo, hindi na ako matin ng party nung ilang party hindi ko inatinan. Tatlo. Sa trabaho, dalawa. Dito, isa. Hindi, wala ka naman kasi invitation. Hindi, invited naman ako dun. Magbayad nga kami dito. Doon, may budget kami sa office. Dalawa. Company, sa team. Hindi ko inatinan. Okay? So, ngayon, nag-iisip kayo ngayon, ako, sayang naman yun. Ako, hindi ako atin. Namaya, sana makonvince kayo na magano kayo. Kayo mag-isip para sa sarili nyo. Okay? Kasi hindi lang kasalanan iwan natin yung mga bagay na pwede magdala sa atin doon or makompromise or mapahina tayo. Okay? So, sin and way of life na hindi maganda. So, introduction ko is nung ako ay bata pa. Okay? So, ako ay 39 na ngayon. So, tanda ako na feeling ko minsan. Nag-aayos nga ako dyan. Minsan, pag lumuyo ko ako, hirap na. Ako, bata pa ako. Pag yung mga preacher, nagkakwento sa pulpit ng ganyan, dati hindi ako makarelate eh. Naisip-isip ko, ba't di ka kasi yun? Lakas mo siguro kumain.
Eh, ngayon, naintindihan ko na kahit konting na lang kanin ko ngayon, wala, talagang lumulobo. Sabi, advice yung isang preacher naman, bawasan daw yung juice. Matamis. Eh, masarap eh, no? Okay, so in preparation, para tayo ay malaman natin, maganda yung, ano yan? Biggest loser. So may prepare ka dyan. Anong prepare mo? Yung emotional mo din. Dapat alam mo, pag may pagkain, medyo labanan yun. Oh! Nakikinig ba? May kainan, lalabanan mo yung sarili mo. Eh, nung totoo. Yung mga bata, okay lang si Peter, kahit lumantak yun ng ano. Minsan nga, natamba ka muna ng pagkain na masarap. So, sa preparation sa atin, ang kailangan natin gawin is identify certain sins. Pag sinabing certain, alam mo yun, tukoy mo yun eh. Alam mo na kung masama to. Okay, yan ang problema sa mga churches. Ano nga gawin? Masyadong vague, malabo, hindi sinasabi, ito, malito. Kasi ayaw nilang masabihan sila nung, ayaw nilang ayawan sila nung tao. Huwag mo sabihin masama yan, pahagingan mo lang. Hirap naman nun. Eh, paano pag ikaw seryoso ka nag-aaral, ang daming kalokohan din sa mundo, ang daming panlilito, tapos papasayaran lang. Ba't hindi natin tukuyin? So, dito sa verse na to, literally, inisa-isa, at again, hindi ito lang lahat ng ano, hindi ito lahat ng kasalanan. Ito'y parang isang ranges lang ng kasalanan na natukoy dito na dapat nating iwanan at sinabi niya, ito'y sapat na sa inyo. Ibig sabihin ito, minsan may mga bata, eh, talagang dadaan yan sa mga bagay na dadaanan nila, makulit. Not normal yun. Ito mga bagay na ito, actually, may kita natin, parang normal din. Okay. So, isa-isay natin. So, una, yung hindi tayo familiar ba kayo dyan? Lasciviousness. So, ito yung mga ilang beses ginamit sa Bible. Okay? So, yung lasciviousness is kaya hindi tayo familiar kasi nga hindi rin tinutukoy. Hindi tinutukoy, ano ba yung lasciviousness? Ano yan? Yung nga nating ano, matindi yan. Pero, ito nga pala, ito yung malimutan ko tuloy. Yung aking personal illustration, di ba? Tapos eh. So, kagabi po, dahil inaaral ko to kahit nung isang araw. So, paano kaya natin iiwanan yung mga dapat nating iwanan? Eh, paano kung masarap, masaya? So, medyo inanong ko yung aking kabataan. Medyo tinignan ko, ano ba ako dati? Kaya nga na eh. Dapat gumawa tayo ng memory sa mga bata. Na pag naalala na yung kabataan nila, masaya sila, hindi sila yung ano. Kasi lagi lang sila sa bahay eh. Pero maganda naman dito, di ba? Okay din naman sa bahay, kaya lumalabas tayo. Magplano kayo ng mga pupuntahan, di ba? Sa isang taon siguro, mga lima. Okay, pray natin yung budget. Okay. Not necessarily ganun, kahit mga ano lang. Bakit maraming tayong ginagawa dito, okay? So yung mabalik tuloy ako dyan. Yung aking childhood, yung pinakinggan ko ulit yung maganda ngayon sa YouTube kasi, kompleto, di ba? Kahit yung mga luma. Tingnan ko nga ulit yung mga parang may namimiss ko na kasi matagal na akong di kumakanta niyan. Sabi ko nga sa'yo, nag-quire ako yung gusto ko dun eh. May rule kami, okay, kakanta ka sa Panginoon, kasama ka dito, tutulungan ka, pero ang rule namin, huwag ka nang kakanta ng worldly song. So, pag inisip mo yun, parang masyado naman strict. Kanta lang naman eh. Lalo pag bata ka, hindi mo may samaintindi ako doon, ganun. Eh, ano ako sa rock. Nung high school kami, may banda-banda kami. Wala naman narating. Pero, bumabad kami dyan. So, tinitang yung Pasko, parang namimiss ko. Nung tinignan ko na, yung pinakinggan ko ulit, syempre, hindi na ganun yung dating. Pero may mga bagay na naalala ko, parang ang saya. Okay? So, hindi ko nababanggitin yung iba-iba dyan. Yung like ko naririnig syempre sa radyo, si daddy, ganun yan. Pag ano, bukas yung ano yan. Bukas yung radyo. Pag sa shop, lagi, yun ang ano ko. Tinitingnan ko yung ano. Anong ano, 1990s, 1980s. Ngayon yung mga kanta, ano nga ba yung gusto ko dati? Hindi ko na maalala, pero noon, okay. Ganun tayo eh. Hindi mo minsan maiwanan yun. Yung mga past mo na
parang hindi naman makasalanan, normal lang naman to sa tao eh. So yun yung mga aking tinignan ko na rin lahat ng aking mga sa school, yung mga naging kaibigan ko, galit, tsaka yung mga ano, hindi maiwasan yung mga crush-crush. Sa bata pa ako, hindi ko makakalimutan, prep pa lang ako, may crush na ako, bihira. Ganun yun eh, normal yun, okay? Yun eh. So may mga ganda, may mga pangit din pala. Imagine mo, hindi ka nakontrol ng magulang mo. Hindi maganda na, yung pala yung puro iniisip mo. Kaya dito sa Bible, pinupuno kayo ng activities. Okay? Banggitin ko na, si Stephen kahapon. Makita ko, walang ginagawa. Eh ako, nag-ano ako dito. Anong kagagawin ito? Naisip ko, pag wala kang ginagawa talaga, anong gagawin mo? Kalokohan, di ba? Kaya ngayon, pinatulong ko dito. Nakita ko, laki na nito. Ibinatana. Di pinatulong ko dito. At least napakinabangan siya. Natututo siya na mahirap pala magtrabaho, pero kailangan mong gawin. At pagkabang ginagawa mo, na-enjoy mo na rin. Maganda pala yung nagtrabaho, di ba? So, so, past is past. Okay, tapos na yon. Hindi ibig sabihin na past mo yon. Isa sa mga research na ginagawa daw nila, okay, kunwari, gusto kong isang store, gusto kong market is, yung bibili sa akin yung mga taga kami, mga millennial. Ay, lagpas na pala si Brad, medyo ako, pumasok pa ako dun eh, 80s daw hanggang ano eh, early 80s. So, gusto mong target market, yung mga taga 80s na bata, yung ginagawa nila is, piniplay lang nila yung kung ano yung uso nun, nakakabenta sila, yung ganun daw yun. So ako, ganun, yung mga matanda, naalala ko si na daddy nun, pag linggo, ganun ang ginawa ng mga ano eh, mga registration, salip na ano, nag-church ka, ipapakinig sa'yo yung mga kabataan mo na music. So parang nga sabi, ganda naman sa ano, mamimiss ko ito pag linggo, hindi na ako mag-church, sa bahay na lang ako, may kinig lang ang radio. Diba? Kasi sabi ko dito, kahit maganda pa yan sa palagay mo, kahit ano pa yan, memories, kaibigan, barkada, kung ano man yan, kinahiligan mo in the past, past is past. Ngayon tayo, mga Kristiyano tayo, kailangan natin mag-mature, may mga maraming mabago sa atin. So way of life natin, yung mga kasalanan na sa palagay mo, hindi kasalanan, gina-justify mo pa na, hindi naman masama to, hindi naman kasalanan to, ginagawa ng marami, ganun ba yun? Ganun ba ang definition ng kasalanan sa inyo? Di ba ang definition natin ng kasalanan, sinabi ng Diyos mali, huwag mong gawin. Dalawa yon, transgression of the law and missing the mark. Pag sinabi ng Diyos na dapat ganito ka na, 10 taong ka ng Kristiyano, regardless kung bata ka pa, dapat nabasa mo na yung Bible at least once. Mga gano'n, mababang ano ba yun? Eh, itong mga to, makakailan na kayo ngayon. Itong mga to, saya nila pag nagkukwento sila. Kaya ako din dati gano'n. Hindi sa pagmamalaki, pero yun, nabasa ko na yan eh. Ito mong lulukawin. Hindi mo ako maluloko. Okay, yun yun. So, yun yung personal ano ko. Maganda yan. Meron din akong past. Pero pag sinasabi sa akin ng Diyos ngayon, ito yung gawin mo. Diba? Dati kaming Catholic. Oh. Masaya nung pag naalala ko, nagsisimbang gabi kami. Eh, hindi ko na magagawa ngayon yan. Hindi na ako Catholic. Ano ngayon? Thursday. Oh. Thursday. Okay, Bible study. Mas pabalas pa, no? Hindi pa kunwaring sa isang taon. Okay. Very good, no? Anyway, so yeah, dito tayo, i-preparation tayo, i-identify natin una, lasciviousness. Ano nga ulit yung lasciviousness? Ngayon yung pagiging mahilig sa bagay na sexually, ganun. So yan ay parang normal na, di ba? Kaya nga tinitingnan ko yung mga pinapanood ko dati. Yung mga music pala. Okay, alam nyo ba yun? Yung lahat ng high school kami. Ang ganda ng love song na to. Pag tinignan mo yung lyrics, puro kabastusan pa na. Meron pa nun, hindi ko makakalimutan yung isang kanta na dinidescribe niya kung paano siya nag-adultery. Hindi lang mga rock music yung bastos. Ngayon, talagang ngayon. Ganun eh. Pero kahit ng mga ano pa, ng mga kapanahon ni daddy, meron na yun. Diba? Nakanta ni daddy, sabi niya, please release me. Let me go.
Sabihin, gusto ko ng ibang babae, di ba? So, ganun. So, yan ang ating way of life dati, kailangan mong iwanan. So, ina-identify natin ngayon bakit natin iniisa-isa. Kasi madalas yan. So, yung kwento ng adultery kahit sa Bible, normal yun sa lahat ng society. Sinabi ng Bible na mali yan, pero pag tinignan mo, bakit sila? Ganyan. So, kung di mo i-identify, di mo may iwanan. May sa ating ngayon, katabaan. Kasalanan ba yung katabaan? Di naman. Pero dahil mas nagmamature nga tayo, diba? Mayroon si ano, Pastor Andrew Sininga, sabi niya, mga matatabang preacher daw ang tinamahan ako dun. Kataba na ba ako? Hindi pa naman eh. Pero pag natabi, magpinipicture na ako ni Mrs. Sino yung mamang yan? Ako pala. Ang laki ko na pala, no? So maganda yung may benefits yan. Kahit pa hindi ako nagtatabaho ng physical, maganda pa rin yung nagkaka-diabetes daw kasi yung mga medyo mataba. Pag matagal na, no? Long term. So, number one, lasciviousness, kasalanan, then lust. So, yung lust is medyo mas parang ganun din. Actually, pag sinabi nga mong lust, di ba, sa mga Kristiyanong sexual sin, lagi din na naisip natin dyan eh. Pero actually, hindi lang yun. Di ba? Pero kasi nga, yun yung minsan pinakamatindi na parang kasing bumaborder siya doon sa okay lang ay hindi. Ba't kayo mag-asawa kayo, ginagawa niyo yan? Kasi mag-asawa eh. Okay lang yun. So ngayon yung last, ano yung sabihin ng last? Ito yung mga pagnanasa sa mga bagay na medyo matinding pagnanasa, hindi lang siya na gusto mo mag-games ngayon, mag-aral ka. Ayun, ano ngayon? Diba, kaya mayroon tayong vibe, may quiz, mayroon ka pang basa. Para yung mga kabataan natin, anong pipiliin ko ngayon? So as early as possible, as early as now, mag-iisip sila kasi ang buhay talaga ganun, may mili ka eh. Gagawin mo sa oras mo, gagawin mo sa pera mo. Kung di ka magaling magpili ngayon, mga bata, makita niyo yung ibang matanda, ang tatandaan na nito, bakit ako magbibisyo? Wala na nga ako, maganda sa Facebook, mayroon nag-post eh. Makita niyo ba yun? So, isang stick is equivalent to ganito. Sabihin natin, 2 piso na tangay niya, 3 piso na. So, yung 3 stick, yung isang case, ito yung katumbas niya, parang siguro, pagkain na, 1 linggo. Yung may tambak doon, pinakita, daming stick na sigarilyo. Ikaw, nakapatayo ka na ng maliit na bahay niyan eh. Kasi ganun tayo eh. So, ganyan sa oras natin, ganun din. Uy, nakapanood ako ng series, Game of Thrones. So, Netflix. So, visit yung Netflix na yan, by the way. Kaya, nag-subscribe ba kayo dyan? Huwag namin mag-subscribe. Maubos ang oras yun. Kaya na-try ko yung iFlix kasi, yung free trial din. Ubus talaga oras mo kasi iniisip mo, dahil pelikula. Halulola ka. Pati yung mga luma. Libre. Ubus oras mo. Sabihin natin ganito. Carnal kayo mo natin. So, sa isang araw, 2 movie. Ilan yun? 4 oras na yun. Sa isang taon, ilan yun? Doktor ka na nun, kung nag-aaral ka lang. Niwala ka. Kung nag-business ka, maunat ka na. Okay? Kaya kailangan mong, yung last ngayon ay delikado yan. Kasi ipofocus ka na, ipofocus sa isang bagay na hindi naman pala dapat. Kung ano man yung gustong-gusto mo, tapos hindi mo pagpalit. Okay? So, number 2 is lust. And then, excess of wine. So, ito naman to. Ito ginagamit ng iba, pwede naman palang uminom eh. Kasi ang masama, yung excess. Yung wine, hindi masama. Okay? Pero naaral na natin to ngayon. Again, ang wine is, sa Bible, pwedeng alcoholic, pwedeng hindi. At kaya tumataba raw yung specially kami, mga adult, sa juice. Hindi mo kailangan ng, lalo kami ni Bad, di ba? Pag makakain kami. Sayang naman, extra large na natin yung 10 piso lang, di yung extra large na, doble na yung yung sarap ng juice. Okay? So, pag excess of wine or juice or especially alak, pero kahit sa mga Kristiyan, hindi ka umiinom ng alcohol, huwag mo tunggain yung man yan. Kasi wala akong magawa, kaya juice ako ng juice, may pera naman ako. Sinasabi ngayon dito, nakukuha niyo na yung drift. May mga bagay na hindi naman masyadong makasalanan, pero kailangan mo iwanan. Okay, and then, revelling. Ito na, nabanggit natin talaga, di ba? Ano yung revelling?
Hindi ang rebellion na V yun eh. Pag sinabing V, reveling is pagsisiya ng tustusto. Tingnan niya sa mga balita. Ah, may reveling dito sa bansang to para sa New Year. Reveling, yung sabihin talagang todo yan, no? Kaya nga, hindi kaya natin, alam ko na, ganito to eh. Inuman, sagad yung inuman, no? Party sa amin, ewan ko sa inyo. Hindi pa masyado sa inyo eh, di ba? CCP. Sa San Miguel daw, ganun. Mwabaha daw ng ganun. San Miguel eh. Tinanong ko yun kasi nag-apply ako to, di ba? Anyway. Sa amin, ganun. Di lang yun, puro yung kasayahan. Kahit call me, kahit walang kwenta. Di ba? Kahit na manood ka ng TV, bakit puro sayawan? Walang katapos sa sayawan. Kasi yung iba natutuwa doon, tapos yung utang nila, idle. Di ba? Meron ding lasciviousness doon. At puro walang kwenta-kwenta. Yun nga, pinanood ko rin nung isang araw para yung kabataan ko. Natutuwa ba ako dito? Hindi na eh. And naitindihan ko yun. Iba natutuwa dyan. Pag hindi mo iniwanan yan, nangyayari sa'yo. Hindi mo makukumpara pala yung buhay mo na mas maganda kung iwanan mo yan. Okay? Okay, punta tayo doon. So, revealing yung sabi yung sobrang pag-isaya. Ay, Pasko ngayon, dapat talagang todo yan. Oh, birthday ko ngayon, kahit wala ako, pangungutang ko. Credit card. Diba? Banqueting, yun yung party-party. Masama ba yung mag-party? Hindi. Mga kabataan eh. Pero mga bata, masama yun. Yung sabi dito eh. Sabi dito eh. Banqueting. So, sa mga church, may ganun nga rin eh. Banquet. Pero yun nga, linalagay natin sa tamang. So, last week, mayroon tayo dito year-end fellowship. So, masaya yung mga bata kasi nakamagkano sila eh. So, pero hindi natin tinutodo yun. Nakita nyo yun? Hindi lang natin. Okay, sige, magsigawang kayo dyan. Meron pa rin, lagi yun, lagi merong control. Kasi hindi sa atin ang reveling. Hindi yan para sa atin na talagang, kahit mga bata, nabayaan ko sila magsigaw ang bata, hindi. Hindi yan para sa atin. Sa mga party-party, dyan nangyayari yung pinakamalala, drugs. Sa amin, wala naman drugs eh. Malapit na yan. Depende sa mix ng culture nyo yan, tsaka mga estudyante. Nalala ko sa amin dati, high school, third year, high school. Kami, syempre, dahil section 1 kami, medyo, kahit paano, matino. Eh, dun nga, balita mo yung mga ibang section naman, nagiinuman na pala. Eh, lalo na nung pag-alis namin doon, balitaan namin, yung profesor na yung bakla pala. Eh, lalo, nagiinuman na rin. High school, private pa. Hindi yung Catholic yun, medyo ano yun eh. So, huwag mo sabihin kontrolado ko na mag-party. Kaya nga party. Alam nyo ba yung sabihin ng party? Sinabi party. Kaya tayo hindi natin natawag ng party dito kasi nakaugalian na nga yan. Pag sinabi party, woo! We're a party animal. Pag ikaw, life of the party lang dati. Pero pag party animal, ganun din yan. Pag sayawan na, lahat ng kabastusan yan. Alala ko yung high school namin, ganun. Eh, kasi parang boring kami, mga ano kami, mga conservative kami. Ano yung mangyari sa party? Eh, syempre, sino mamuna doon sa mga dance floor? Yung mga baklaan na, oh. Ayun, walang nga itong mga to. Naisip ko itong mga to, kaya hindi. Homeschool na lang kayo, makikita nyo pa yung kalokohan ng mga yan. Walang kwenta. Eh, yung iba sa atin kasi medyo mas susceptible yung iba sa atin. Pag may nakitang ganyan, di na nakakalimutan. Tapos di ka pa makikinig sa preaching. Hindi ka magbabasa ng, eh na, ano ka na, natabunan ka na. Amen? Amen. So, revealing, banqueting, party-party, and then, abominable, idolatry. So, ano yung abominable, idolatry? So, alam na natin, kahit paano ngayon, di na uso yan, sa Catholic na lang may mga images. Pero ngayon, pag-usapan natin yung mga possible na maging idol ng mga Kristiyano, mga saved. So, ano yung mga idols ng mga saved people? Career, pera, barkada, no, association, kasikatan, kahit sa mga pastor, di ba, yung sabi nila lagi, tatlong F daw yan, eh, female, fame, and finance. Pag mayaman ka na, tingin sa'yo, lingkod lang tayo ng Diyos pareho, tapos, naiiba yung tingin sa'yo, tsaka tingin mo sarili mo. Okay? So, yun yung mga idol. Ano pa?
Kung ano yung tingin ka lang sa Facebook, sa especially sa yan, sa trending, sa kung ano yung meron doon, yun yun. Yung sobrang saya, ganun din yun. Ay, wala, nalulungkot ako ngayon. Yung mga jokes na talaga nakakatawa, kakabisaduhin ko, tapos ituturo ko rin sa iba. Diba? Ano ba? Ano ba naman? Talino, uy, talino. Talino ako. Kaya kahit wala sa usapan, mapasok ko. Wala sila sinabi sa akin. Ano ba? Ang dami yan eh. So yan ay abominable sa Diyos. Iba naman, sobrang awa. Iba naman, masyadong spiritual kunwari. Diba? O tapos tayo soul winning. Soul winning ulit. Ba't kayo hinto? Huwag kang hihinti. Ano tayo dapat? Okay, seryoso tayo. Hindi naman ganun, okay? So, hindi tayo magtatagal doon. Kasi tabusin natin doon namaya ng gabi. Okay? Pero pangalawa, plan in case of failure. So, again, New Year's resolution, sikat yan sa pagiging maraming failure. Di ba? Kaya ibang excuse na nila, hindi na ako mag-resolution. Kasi, fail naman ako eh. For 10 years, nag-fail ako eh. Mali yun, okay? So, kaya binibigay sa atin ng scripture na meron sinabi dito na in case of failure at mangyayari yan, ano kailangan natin gawin? Sabi sa verse 1, for as much then as Christ has suffered for us in the flesh, arm yourselves likewise with the same mind, for he that suffered in the flesh hath ceased from sin. So, ano example natin daw? Ano yung kailangan natin gawin? Tumingin tayo sa Panginoon. Kunwari, talagang failure. Ano ba si Jesus? Ano ba yung mga disipulo? Pag binasa mo yung Hebrews 11, di ba, parang kung over-spiritual ka, wow, sila ay naglingkod sa Diyos. Pero bandang ulit, nasabihin doon, hindi nila nakita min lang yung mga pinangako sa kanila. Imagine nyo, pinangako sa kanila ng Diyos, ginawa nila yung dapat nilang gawin, talagang ginawa nila maayos, kasi hindi nila nakita, binasa natin kanina, di ba? Si Moses, bakit mo kailangan itrain na si Joshua? Kasi mamatay ka na, hindi ka na makapasok. So, sakit siguro nung kay Moses. Pero yun ang katotohanan. So, yung sabi sa atin ng Panginoon dito, na pag ito yung resolution mo, magpapapayat na ako, papahealthy na lang. Okay? Ano gagawin? Iwanan ko na yung lasciviousness, lust, party-party, excess of juice or wine, tsaka yung mga idolatry na yan. Iwanan ko yan. Ay, naku, nadulas na naman ako. Di, nagkasala na naman ako. Diba? Eh, tuloy-tuloy ko na to. Ganun ba yun? No. Pita mo nga yung example sa atin, ang Panginoon mismo naghihirap. Kapag naaalala mo yun, namatay siya ba sa kasalanan mo, dadagdagan mo pa? Imagine mo lang yun. Okay? Hindi tayo magtataga dyan, pero mamaya, yan ang focus natin. Mamaya, alalahan natin Panginoon, lagi naman, pero yung especially yung kanyang death on the cross, at especially yung pagdanak ng dugo niya. Nakapunta ba kayo mamaya? Okay, putante yan, isalim. I-baptize ka na, di ba? Okay, tama-tama yan. First time yung experience. So, kung tayo mag-fail, isipin mo lang, Panginoon, isipin mo yung mga disipulo na parang katatawanan din sila sa mundo. Imagine nyo si Paul, pag binabasa mo yung Acts, nagulpe. Okay. Binato. Ano pa? Nakaiwas lang, di ba? Si Stephen, di nakaiwas eh. No? Di niya marunong iwas eh. Ano pa? Mga ano? Mga lingkod ng Diyos, di ba? Meron pa rin naman ngayon, di ba? Si Pastor ko. Yan, nakikita ko yun. Especially si Pastor kasi tuksuin daw siya nung bata siya eh. Nakita niya naman, di ba? So, nagpatotoo siya dito nung ating ano anniversary. So, imagine mo kung nag-give up ka. E kung nakatingin ka sa Panginoon, hindi ka basta, sige lang, tuloy lang ako. Kasi ang Panginoon ko nga, Panginoon siya, later mag-rule siya, pero tiniis na lahat yun. E tayo pa, itong titi. Kung ito lang yung listahan natin, madali lang to. Sabi siya, hindi pa ito lahat, pero ito lang listahan na to, mahirap na to. Pag nag-fail ka, bangon ulit. Amen? Amen. Hindi ako nakaiwas kasi mukhang masaya, may raffle eh. Malay mo, may manalo ng ano, last week, ang dami nanalo.
Umaamo, tsaka konti lang naman tayo. So pag gano'n, gano'n, huwag. Kaya nga ginagawa natin masaya din sa church kahit papano. Para masanay na tayo, mas masaya pala sa church. Mga bata, hindi ka lang maghanap. Di, mas masaya doon pag talaga nag-party sa labas. Talagang no holds barred. Totoo yun. Pero tanong, dapat doon ka ba? Diba? May homeschool ako, walang kwenta. Hindi ko kita yung ano. Pinili sa inyo ng magulang nyo yan, alam namin ginagawa namin. Okay? Hindi nyo kailangan yung nasa labas. Okay, so yun na yun. Plan in case of failure. Merong may binigay sa atin ng Panginoon. Tingin ka lang sa Panginoon, ligtas ka, maintindihan mo yun. Ano yung pinaghihirapan niya para sa'yo? Physically, spiritually, emotionally. Walang kahit sino mang karapatan sa atin na hirapan ako yun. Pag games nga ulit. Again, okay lang yung games pag nasa oras, di ba? Binibigyan ng oras, sino dito walang oras sa games, mga bata? Ito mga edad ni Peter, lalo lang Aiden, no, ano yan eh. Alagang todo yan eh. Pati nga laro, ati aral, laro eh. Okay lang yun, pero habang tumatanda ka, nakikita mo, may restriction pala, okay? So, tapusin natin itong number 3. So, verse 2. Kung duda kayo sa sinasabi ko, ito sabi sa verse 2. Sabi dyan, pakibasa mo, ready, go. Ready, go. But you no longer should live the rest of this time in the flesh of the last of men, but to the will of God. Okay. So, sino yung he dyan? So, ito yung verse 1. Sino yung he dyan? Ha? Mga tao. Sino yung tao? Mga save. Very good. Okay, pero yung unang he dyan, siyempre si Christ. Kinukumpara ngayon tayo, di ba? So kung si Kristo nga daw ay nag-suffer para sa atin, ngayon may sinabi dyan that he no longer, sino na ngayon yun? Yung kaninang he dyan, for he that suffered in the flesh had ceased from sin. Sino yun? Verse 1, balik tayo sa verse 1. For he that suffered in the flesh had ceased from sin. Siyang nahirapan or hinahayaan niyang mahirapan siya sa laman ay huminto na sa kasalanan. Anong sabihin nun? Sino yung he dyan? Sino? Sinabi niya na kanina, di ba? Mga tao doon. Pero pinungan pala kay Jesus. Kasi siya yung una eh. Siya yung nag-suffer. So, alam natin, si Kristo ay walang kasalanan. Pero tayo, nagkakasala pa rin. Pero still, andun yung admonition na, oy, tigilan mo yan. Di ba? Kasi sabi dyan eh, yan, so, pwede ba tayo magtigil sa kasalanan? Eh, posible yun eh. Hindi magtuloy. Hindi, ganun. Pwede nga. Pwede yun, sinasabi dito eh. Pero hindi perfectly. Yun ang sinasabi ko. Kunwari, ano bang kasalanan ko lang? Yung pagkain na lang. Okay? Kasalanan ba yung pagkain? Yung sobra. E gano'ng kasobra? May masama ba yung matamis? Sobra. Yung sobra din, di ba? Pero ngayon, alam mo na, katulad namin, adult na kami, hindi na kami gano'ng makafunction na maayos. Pag nasobrahan, kasalanan sa amin yun. Okay, ngayon, ito yung example ngayon. Diwari ako, hindi ako sa isang linggo, ang allowed lang sa akin isang matamis na isang slice lang ng cake, lahat na yun sa for the whole week. Kunwari ganun. Eh, kumurot pa ako nung Monday. Tapos kumurot ako nung Wednesday. Ano yun? Huminto na ba ako sa kasalanan nun? Pero kung talagang na-maintain ko yung one slice sa a week, yun, naghinto na ako, di ba? So in that way, hindi na ako makasalanan kasi na kaso nga sumusundot. So nakita nyo ba yun na kailangan tayo ay huminto sa kasalanan. Eh, huwag natin gawing excuse yun, nobody's perfect. Sinabi dito eh, huminto na sa kasalanan, lalo na yung mga nabanggitan kanina na pwede mo huminto. Na-identify na natin eh. So anytime na makita mo yung isang Kristiyano, kunwari, so pumunta sa soundstage, sa party, alam mo agad kasalanan yun. Okay?
or kahit sa party na hindi godly. Ang nag-set up yan is ang ako sino-sino lang. Okay? So, alam natin na pwede kang huminto doon. Okay? So, kumanta na ba ulit ako ng wordless? Kunwari, yun yung ano eh, rule sa amin. Kumanta na ba ako ng wordless nung again? May mga time na ganun, may Christmas party. Kantahan tayo. Karaoke bar, eh, ilan lang kayo. Ikot-ikot tayo. Kung maganda kayo, kahit parang may Christian music doon. Okay, gusto mong maki, ano eh, gusto mong, hindi mong pakitang gilas, pero gusto mong makiparticipate din. Hindi na convict ngayon yung dati kong boss. Kailangan kumanta ka. Sige, nakita ko ano eh. Natahimik eh. Okay. Okay, so again, meron tayong mga, ano no, may mga way tayo. Kung talagang di ka makaiwas, isundutin mo pa rin. Okay, so meron gusto kong sa point number 3, ang pinaka-point natin dito is, God's will as the substitute or alternative against the past world. So katulad nga yan, may party sila. Ay, langkot naman, wala tayong party. May budget tayo. Hindi, may alternative tayo ngayon. Kung na pag-aralan yung alternative churches na mali, kasi ito yung maganda, church na tama, dito tayo sa tamang church, basta may alternative kasi ito yung maganda eh. Tapos dito ka sa alternative church, mali. So ngayon, kabalik tala naman ngayon. Kung tayo ay may talaga inalaw tayo ng Diyos, mayroong budget, why not, no? Pero mayroon pang kalooban ng Diyos na pasok yung kasiyahan, meron din. So kaya yan, di natin tinatawag na Christmas party, again, di tayo nakiki-Christmas. Ngayon, at least yun yung gusto kong ano nyo rin, adapt nyo. Pero may alternative, okay? So ito yung medyo malaking word dito, will of God. Ano yung will of God? Okay, hindi naman yung napaka-restrictive. Kaso tayo minsan, pinupush natin. Pero still, nasa boundary yan ang salita ng Diyos. So, kung hindi na tayo pwede maging lascivious, lustful, excess of wine, revellings, banqueting, an abominable heresy, or ng idolatry, okay, may kalooban ba ng Diyos na pwede nating alternative doon? No, syempre meron, no? Isa-isay natin, lasciviousness. Ano yun, nabanggit ko kanina, pag may asawa ka na, bahala ka na. Hindi na yun, ano. Kaya lagi ko yung sinasabi yan, mga bata, di ba? Ito, nagbibinata na. Alam ko yung naramdaman nyo, alam ko yan eh. So kaya sabi ko, magsipag ka, pag nakapagsipag ka, maaga ka mag-aasawa, di okay. Di ba? Kayo, lahat kayo. So di mo kailangan pag, ano yan, pagtalunan yung laman mo. Kasi ang Diyos may alternative siya. Nasa loob ng kalooban niya, pagkasal kayo, actually, mayiging ano yun, tawag dito, kabaligtaran ng bawal, bawal hindi yun. Commandment yun, na dapat meron kayong ganun. Okay? Pag hindi, may problema din. Okay, last. So, gustong-gusto mo nung salilibutan, edi gustong-gustoin mo rin yung kalooban ng Diyos. So actually, nung Pasko, gusto ko talaga mag-soul winning. Kaso, ang dahil gagawin. Sige, okay na yan. Excess of wine. Di tubig. Ano pa? Reveling. O di fellowship. So meron laging pasok yun. Banqueting, party, ganun din. Fellowship, church. Ano, hindi gusto ko ng socialization. Mari ka pa, hindi ka makapunta sa church eh. Dito, hindi, magsasawa ka dito. Huwag mong gawing excuse yun. Kaya mo gusto sa ganitong klaseng party, hindi dahil sa socialization, no, para sa kaluluwa mo yun, eh, okay yan eh. Pero iba yun, may fino-fulfill ka yung last. Huwag kang mag-excuse, huwag mong lukuin ng Diyos, okay? And then, abominable idolatry. Anong kabaligtara na idolatry? Bakit ka ba nag-worship sa career mo? Hindi, worship mo yung tamang Diyos. Worship mo, ibigay mo sa kanya lahat. Walang ano doon. Hindi ka magkukulang doon. Kailangan kong ano yun. Kailangan kong i-devote ang aking sarili sa something. Devote mo sa Diyos. Pag kinulang ka ba, sabihin mo sa akin. Hindi ka magkukulang. Okay? So, yan yun ha. So, God's will as the substitute or alternative against our past. Hindi, pag ganitong oras talaga, ano yun, pagkakain, kailangan kong mag-yosi or alak eh. Yun na yun, for 10 years. Ganun ang aking ano, di magbasa ka ng Bible.
O mag-memory ka, mag-memorize ka. O di may ginagawa yung bibig mo. Hindi. Nakita nyo ba yun? Pwede mong, ano, pwede mong palitan. Dapat mong palitan kasi pag wala kang pinalit, sa oras mo na yan, sa lakas mo na yan. Wala akong gagawin. Kailangan, lalaki ako, malakas ako, may lakas ako eh. Yung tabaho ka. Ayun yun. May paggamitan ka ng oras mo, ng lakas mo. Hindi yung gamitin mo yung lakas mo, ubusin mo sa ano, diba? Sa kasalanan. So, wag. So, yun, number three, may substitute dyan. Alamin mo, in the parameters of God's word, yung kalooban niya, pasok sa, ibig sabihin, inaalaw ka niya. Inaalaw ka niya magpagod sa puro laro. Pag puro laro, hindi. Pero pag sa trabaho, yun, okay yun. Ina-accomplish ka eh. So, itong pinagawa ko kay Stephen, tagal ko nang na-pending yan. Sabi ko, gagawin ko to eh. Hindi ko magawa. Kasi naboboring ako. Nakakutin lang yung ano eh. Eh, nakita ko Stephen, walang ginagawa sa'yo, gawin mo yan. Yun, nagawa ka. So, ilang buwan niya naka-ano dyan eh. Nakapenga. Okay? Stephen, nausok ka na sa salita ng Diyos? Labanan mo, okay? Ngayon sinabi dyan, sabi dyan, sa verse 2, sabi dyan, he no longer should live the rest of his time. So, ibig sabihin, pag naligtas ka ng December, kailan naligtas si Pia? Alam mo pa? 2016. Okay? Pero depende kasi kung hindi ka naturuan, di ba? So, pero dapat nagliligtas ka na, so natuturuan ka pa, kung ano man natin siya naturo sa'yo, eh, huwag mo nang gawin yung nabanggit dito. Eh, sabi dyan eh, hindi mo pwede sabihin, hindi, pwedeng sabayin yan. Hindi na sinasabi dito, that he no longer should live the rest of his time in the flesh and the lust of men. Kaya sabi doon, but the will of God. Ano yung sabihin nun? E di yung pag binaligtad mo yung hindi ka na mabubuhay sa laman, sa last, saan ka mabubuhay dapat? Sa will of God. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa mo yung oras mo, pera mo, ginugugol mo sa kung ano yung kalooban ng Diyos doon. Ano mo kalooban ng Diyos sa pera? O syempre, kung pamilyado ka, syempre, kailangan ma-provide mo yung pa. Kailangan, eh, na-provide mo na. Praise the Lord, di ba? Ay, may extra pa. Buloy mo yan. So, ibig sabihin, doon pa sa kalooban ng Diyos. Okay. Then, daanan na natin ito. Mamaya, review na lang natin. Natatapos na kung sakaling may hindi umatin. So, nasa siya dyan? Dyan pa si Ashley. Okay, so ngayon, ginagawa mo na yung kalooban ng Diyos, umatin ka na ng church, sa mga bata, yun mga simple ha. Attend sa church, papakinggan mo yung salita ng Diyos, binabasa mo na rin. Uy, napalitan ko na yung ano, party. Napalitan ko na yung ano ngayon. Para talagang iwanan mo na, okay, the time passed of our life. Lagpas na yan. Pass na yan. So, para talagang maiwanan natin, sabi dito sa verse 1 ulit, balikan lang natin verse 1, dito lang tayo eh. Sabi dito, cease from sin, nabanggit ko kanina. Hinintuan mo na yung kasalanan mo. Sabi sa kanina, no longer should live. No, ang term natin ngayon dyan is the death on the flesh. Death of the flesh. So, madalas sa prayer meeting. O, pray tayo. Ano pinag-pray mo? Eh, medyo matandang Kristiyano na. Siyempre, hindi na ikaw yung tamad, hindi na ikaw yung liliban sa church. Okay, nagawa mo na yun eh. So, isa sa mga pinapanalangin yan, yung death in the flesh. Naintindihan niyo ba yun? Yan, especially mga matanda, dapat mamatay na tayo dyan, ibig sabihin nun. Hindi yung lumalaban pa rin. Pagpatay na, hindi na lumalaban yan eh. Yung mga bata, medyo malakas pa yung laban yan na magsalibutan. Yung mga matanda na, dapat patay na yan. Lay to rest. Ilibing mo pa. So, anong gagawin natin? Yan, sabi dito. So, isang gera, paano pinapatay yung kalaban? May weapon, di ba? Tama yun. So, minsan pwede mo sapakin hanggang mamatay, mahirap, di ba? So, mas madali kung, again, huwag tayong violent eh. Minsan kailangan ng gera.
Minsan kailangan almas. Okay, kunwari, may loko-loko talaga. Ulol na aso, ulol na tao. Kunwari dyan. Kailangan nating patayin, di ba? Kasi sabi dito, yun, ginamit ang term ng Panginoon, ni Peter, sabi dito, arm yourself likewise. Pag sinabing arm, ano sabihin arm? Almas. Almasan mo yung sarili mo. So, mahirap eh. May kalabang ka. Mahirap patayin. Anong kailangan mo? Armas. Para kayaanin mo, di ba? So, ngayon, anong almas ng Kristiyano ngayon? Ha? Word of God. Okay. Pero sa mismo dito, may tinutukoy siya dito. Yung dito sa verse na to, ano yung arm natin? Arm yourselves likewise with? Anong mind yun? Yung binanggit sa, ano sabi dyan? Si Kristo, di ba? Sabi dito sa atin, make the change permanent, patayin mo yung kasalanan. Eh, hindi tayo perfecto eh, sinabi ko na nga eh. Pwede pa rin, at least yung mga isa-isa, kumbaga sa 100 na kalaban, baril, bukas 99 na lang, next week, 80 na lang, at least yung iba namatay. Eh, kung kalaban mo lagi yung araw-araw, di ba? So at least, habang tumatanda tayo, kumukunti yung kalaway natin. Ngayon, yung magre-reinforce si Satan yan. Magtatawag din yan. Amado ka pa rin. O, di ba? Patay yan, okay? Anong sabihin ngayon ng mind of Christ? Ibig sabihin nito, kung ano iniisip ng Panginoon, yun ang iniisip mo. Hindi, ang ganda nun, di ba? So ngayon, pag gano'n, tinatama tayo mag-soul winning. Soul winning lang, tabaho natin yan eh. Sa ibang church, kaya di sila ginagawa yun. Isip nila, tabaho ng pastor lang yun. Eh, pag yung pastor, medyo ano na rin, ah, tabaho ng worker yan. Ah, naging ano? Ano, bayaran natin para maligtas yung iba. Tabaho natin yun. Pag yung utak mo, utak ng Panginoon, iniisip ng Panginoon, iniisip mo, galit siya sa kasalanan, galit ka rin sa kasalanan, galit siya sa wicked people, galit ka rin sa wicked people, galit siya sa false teaching, galit ka rin sa false teaching. Okay, mahal niya yung mga bata, mahal mo rin yung mga kabataan, gusto mo magkasal yung mga ano, hindi live-in, hindi fornication, yun ang gusto ng Panginoon, sinabi niya yun, di ba? Gusto mo din yun. Hindi mo yan alaw, galit siya sa bakla, galit ka rin sa bakla. Dapat lang. Galit ka sa sinungaling, galit siya sa sinungaling, gano'n siya kagalit ka sa sinungaling. Diba? Last week, sa hypocrite, galit siya sa hypocrite, galit ka rin sa hypocrite. So, pag nag-iisa na yung utak nyo ngayon, parang kang may ano, parang yung pelikula na, naubos dito, mamaya, bubunutin na naman. Diba, lagi kang may verse, may memory verse ka, may Bible story ka, may Bible principle ka. Alam mo to, alam mo yan, naaalala mo kasi, pinapaigot mo yan, binabasa mo ulit. Para pag nag-pray si pastor, ito yung ginawa ni Jephthah, kalokohan yun. Sino yung Jephthah na yun? Eh, di ba panabasa? Eh, talagang hataw na hataw pa naman sa iba. Alam yun, di mo alam. So, pag ikaw yung nagbabasa, lamang ka. Amen? So, may almas ka. So, pag may almas ka, katulad ng mga kaibigan mo Amerikano, kaibigan ko sa Facebook, puro ganun lagi. Alam nyo yung lagi nila sinasabi? Yung kalayaan nila, protektahan natin, kalayaan natin, protect. Ganun yan mga Amerikano. Kasi nga alam nila kung paano sa kanila, sa atin, pwede kunin yun. Malaya ka ngayon, baka next year, hindi na. Ngayon, nakapag soul winning tayo, hindi natin pre-practice, ginawa tayo ng batas against doon, wala tayong kalayaan. Dati, okay lang mag-preach kasi nasa church ka, kahit ano pa yan, bawal na yan. Kasi hindi yung pinaglaban. So ngayon, kailangan may armas ka. Dapat pinapractice mo, yung shooting mo. Okay? Kung wala, ito si Stephen, pinag-practice ko yan ng martial arts. Kasi hindi mo alam kung kailan mo kailangan yan. Malaki ka lang, mas malaki ka pa sa nanay mo. Eh pag wala si tatay, pagtanggol mo yung nanay mo. Diba? May almas ka dapat, ang mga Kristiyano, hindi duwag dapat. Kaya ngayon, yung ibang preacher, masabihan mo lang, offended na. Diba mga Kristiyano, ganun? Sinabi mo, mali ako? How dare you? Kasi hindi ka nagkakamali.
Dapat sanay ka, pag binabasa yung Bible, dahil makikita, mali pala ako. Okay, so mamayang gabi, dahil tayo Lord's Supper, babalikan natin to, pero i-relate natin mismo kay Jesus, yung kailangan nating alalahanin, yung kasalanan, yung dapat natin gawin, yung hindi dapat natin gawin. Amen? Amen. Okay, so sana na-revive tayo. Let us live our past behind, sabi ni Paul. Philippians 3:13, brethren, I count not myself to have apprehended. Sabi, hindi pa ako perfecto. Pwede sabi niya, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Pag may past na yon, iwanan ko na yon. Nagkasala ako dati, nagsorry ako sa Panginoon, pinatawad naman ako. Hindi ko mabalikan. At pag binabalik ng ibang tao sa akin, anong problema mo? Pinatawad niya ang Panginoon, ikaw. Okay, so ngayon, reaching forth to do this before. Ano kailangan nating abutin? Yung mga dapat natin gawin. Amen, sa ministry. So, winning, discipleship, preaching of the Word of God. Then, syempre, raising godly children, ang kuma-influence sa ating gobyerno, sige. Pero, again, ang sa atin, di tayo ganun direct. Soul winning tayo. Pag nalaman at mas maraming tao yung kalooban ng Diyos, salita ng Diyos, di mo na kailangan kahit sino pang manalo niyan, okay na yun. Kasi, karabihan ng ano, ligtas na eh. Okay, let's pray, Panginoon. Maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon, na yung mga bagay na dapat kami iwanan, Panginoon, as we live this year, Panginoon, kung ano mo naging problema, kasalanan, kabalian, kakulangan. Kami po ay mag-sorry sa inyo, Panginoon, especially we pray na kayo po magagabay lagi sa amin. Kung in the past, Panginoon, hindi nyo kami ginagabayan kasi nga po, minsan kami yung lumalay, yung pray na for the next year, Panginoon, makita namin ang aming kamalian, yung naging product na aming kamalian, na wala kami napala, Panginoon, sa hindi pagsunod sa inyo. So we pray, sumunod kami sa inyo, dagdagan namin ang aming pagiging masigasig sa pagbabasa, pag-aaral ng salita, Panginoon, pakikinig, pag-attend, fellowship sa tamang tao, mga Kristiyano, Panginoon, sa church especially, na namatay kayo mismo, Lord, sa para sa church. So we pray, mahalin namin ang mahal niya, Panginoon. So we pray na mamayang gabi, Panginoon, handa niyo na ang puso, Lord, isipan, may alala ka namin, Panginoon, as we partake the Lord's Supper again. Second time for this year, we pray, na kayo po malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay.